Akalain nyo sa Pampanga, sa linggong ito lang, may nadiskubring dalawang bangkay ng kambal na 14 na taon na mula nung inilibing. Pero ang kanilang mga labi, hindi pa rin naaagnas. 14 na taon na mula nung namatay ang kambal ng mag-asawang Maylin at Rodel. Pero buhay na buhay pa rin daw ang mga ito, hindi lang sa kanilang alaala, kundi pati maging sa kanilang panaginip. Nakikita ko sila sa panaginip ko, naglalaro, namayakap sa akin. Minsan po, akala ko nasa tabi ko lang. Yung papagising ko, wala naman. Hanggang nito lang nakaraang buwan, nung buksan ang puntod ng kambal para ilipat sa ibang nicho. Laking gulat nila nung tumambad ang mga labi nito. Bula pa? 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 Natila buhay na buhay pa rin daw. Ilan yung kambal na rin? Bula pa? Bula pa? Ay, bula pa! Ang mga mata ng kambal para raw nakadilat lang at ang kanilang mga katawan hindi na agnas. Wala pang buhok na. Wala man ikala mo. Pares lang makadilat. Pero kung may hatura nga po. Bula pa. Nalihan ka din. Nagulat ako, natakot. Nakaisip din po ako na baka mamaya ano ito, merong gustong ipahiwatig. Ito nga po, nangingilabot na naman ako. Pinagpukwentuhan lang natin. Umuwi na lang ako kasi parang hindi ko matagalan nga yung pagtingin sa kanila. Binurol po namin sila na matangos ang ilong, may buhok pa po. Ganun pa rin po ako, hindi nagbabago. Para pong natutulog lang po, parang hindi sila nawala. November 2007, nung ipinanganak ang kambal, sina Rodel at Rodel Jr. na iniluwal ng premature. 7 buwan lang ang mga ito noon. Hindi ko na alam na mga anak na pala ako. Yung biyanan ko po, siya po nagpanganak sa akin. Hindi raw agad na isugod sa ospital ang mga ito at kalaunan, binawian ang buhay. Dahil panganay na mga anak, hindi raw ganun kadali para sa mag-asawa na tanggapin ang pagkamatay ng kanilang kambal. Masakit din po sa akin. Nakikita ko yung asawa ko, nahihirapan din. Naalala ko. Kasi sobrang sakit. Mahalaga pa sa buhay ko. Sana ako na lang nawala, wag na yung kambal. Tagal mo nasa tiyan, tapos bigla na lang siyang mawawala. Sana naalagaan ko. Gayunman, pakiramdam pa rin nila ang kambal magpahanggang ngayon. Nariyan lang sa tabi. Patuloy silang ginagabayan. Halos lahat ng araw ng hilingin nila sa nicho ng mga ito, nagkakatotoo. Ako rin po yung nag-ano sa kanya, nananalangin sa kanila na sana marami akong natatanggap na trabaho. Eh yun naman, natutupad naman. Humiling rin ako sa kanila, sana magkaroon ng sari-saris to. Taong 2013, pumanaw ang lolo ng kambal, ang tatay ni Rodel na si Romeo. Para makatipid sa babayarang apartment type na libingan, inalis ng mag-asawa ang labi ng kambal sa Apalit Public Cemetery, kung saan ang mga ito unang inilibing at saka inilipat sila sa nicho ng kanilang lolo Romeo na nakalaga sa isang pribadong sementeryo. Humingi sila ng 15,000. Kasi alisin na yung apartment, ililipat yung para sa mga buto na lang. Hindi po namin kaya. Kaya? Hanggang nadiskubre na nila ang kasalukuyang kondisyon ng mga ito. Wala po. Wala pang buhok na. Wala man ikala mo. Rest lang mga dila. Ano po yung natura nga po ko? Pero bakit nga ba ang kambal, kahit pa mahigit isang dekada ng patay, tila hindi pa rin naaagnas? Possible, during the time na nilibing sila, ang mga babies, they have this thin layer on their skin na tinatawag nating vernicaceosa. Meron itong antimicrobial properties, possible way kung bakit that particular bodies ay preserved pa rin. There are also very minimal external factors. Hindi pa naman sila kumakain. Mga organs.
organs have not matured yet. That means less yung mga nitrogenous waste na mapoproduce ng body. Nitrogenous wastes are also a factor in decomposition. Ayon sa mag-asawa, nung ilibing daw nila ang kambal taong 2007, ni hindi nga raw ang mga ito, inimbalsa mo. Naiburol po dito sa bahay namin. Isang gabi lang po. Ilabambok ni. Balaman ikala mo. Kares lang mga dila. Yung pagpahid ng formaldehyde solution could be also a reason why the body would have been preserved. So baka hindi nila napansin yung nag-attend dun sa bata is able to perform surface embalming or baka may ginamit na substance allowing preservation. Kasi ang nakikita natin on the surface are the silhouette of the twins but not essentially the exact condition of the skin. Yung bodies ng twins ay nakabalot sa isang puting cloth. But what exactly is lying underneath the cloth? Buo pa ba yung katawan? Has it already decomposed? So there are several factors to consider. Hindi siya mystery because this is likely possible to happen. Bagamat sariwa pa rin para sa mag-asawa ang sakit ng pagkawala ng kanilang kambal, kahit paano raw naibsan naman ang kanilang pangungulila. 3 taon kasi matapos mamatay sina Baby Rodel at Rodel Jr., muling nagkaanak sina Maylene at Rodel ng kambal pa rin na mga babae naman, sina Princess Paula at Princess Pauline na 10 taong gulang na. May lahi po kaming kambal sa lolo ko. Siguro po, ayun po yung palit sa kanila. Ay, binigay sa amin yung kambal na babae kasi nawala sila. Yung isa pong kambal, kamukha po yung namatay na isa. Tapos yung isa pong kambal, kamukha din po nung isa. Pero ang isa sa mga kambal na si Pauline, sakitin. Kaya ang mag-asawa, laging ipinagdarasal ang anak sa puntod ng namayapa nilang kambal. Para kay Pauline po, gabayan niyo po yung anak ko. Na hindi na magkasakit. Wish ko na yung isang kambal na pagalingin. Sabi ko nga sa kambal ko, bantayan mo naman yung kapatid mo para hindi na magkasakit. Kuya, sana masaya na po kayo sa langit. Kuya, bantayan niyo po kami lagi. Kung sana gumaling rin po si Pauline, bantayan niyo po siya kahit nasalangat po kayo. Mahal na mahal ko kayo kahit wala na kayo. Sana naririnig niyo ako. Sana lagi mo lang babantayan mga kapatid mo sa kami. Marami ang naniniwala na bawat isa sa atin ay kanya-kanyang guardian angel. Bala manika, alam mo. Stress lang mga dilat. Pula ko. Para sa mag-asawang Maylene at Rodel, ang mga ito ang namayapa nilang kambal na bagamat hindi na nila kapiling, patuloy pa rin daw na ipinadarama sa kanila ang wagas nilang pagmamahal. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.